Patagalin to, wagin natin ang ikatlong contender natin na si Michael Angelo Amabuyo from Mindanao. Hello po. Sorry po, Makoy. Sorry. Hi, Sir Michael. Hi, Sir. Sir, question lang, paano po i-pronounce yung Amabuyok o Amabuyok? Amabuyok. Amabuyok. Taga saan ba sa Mindanao si Sir Michael? At taga Zamboanga City po. Sorry. Ilang taon ka na? 27 years old. Oh, 27 years old. Mahilig ka ba mag-travel? Actually, flight attendant. For two years sa isang international airline. Wow. For an international airline. Yes. Anong airline? Bawal. Sorry. So, international yan, kumbaga kahit saan ng mundo. Oo. Wow. Oh. Anong longest hour ng flight? Yung sa amin ngayon, well, hindi ko pa siya nalipad eh. Pero okay. It's going a direct flight from Manila to Vancouver. Wow, ano, Canada? Toronto. Toronto, Canada. Direct flight? Parang nasa, ano siya eh, nasa 16 hours. Tuloy-tuloy. Yeah. Ilang years ka ng flight attendant? Magto 2 years. Well, going 3 years na this year, November. Bakit niyo naman po naisipan na mag-flight attendant? Dati kasi, nurse ako dati. Registered nurse for a year sa Zamboanga City. Uy, advantage yun sa isang flight attendant. Advantage yun. Kasi in case of, medical emergencies sa onboard, malaking tulong na din. Ganun naman po kahirap maging isang flight attendant? Well, mahirap lang sa, application. During initial training interviews, tapos may mga exams ka na itetake prior to your training. Tapos, pag training na, may certain average ka na i-maintain, like 90% every time na may exam ka. So, yun yung mahirap eh. Kasi, di ba? Ano naman po yung mga challenges na natanggap nyo or naranasan nyo sa pagiging flight attendant? Madalas mga sa onboard, pag lumilipad, yung mga long haul flights namin, pagka may mga medical emergencies like may tumataas yung blood pressure, ganun. Tapos, so, ikaw mag-asikaso nun, kayong flight attendant. Well, tapos magpe-page kayo ng mga medical practitioner on board, ganun. Pero mostly, kung wala, edi sa inyo magre-rely yung mga pasahero. Tapos, magkakontak kayo ng med-air yung ginagamit namin pang tulong, kunyari, kung hindi na namin alam yung mga cases. Kuya Michael, anong mga countries na mga napuntahan niyo? Nakarating na ako sa sa London. Tapos Vancouver, Toronto, Los Angeles, San Francisco, US, Europe, tapos ilang beses ba kada linggo ka bumabiyahe? Depende kasi yung mga long layovers namin, for example yung mga US, 3 days kami doon magsistay, tapos pagbalik namin ng Manila, the day na nag-spend namin doon, parang offs namin is to half nung days na spend namin doon. Bakit mo namang naisipan na iwanan yung pag-nurse at maging isang flight attendant bigla? Kasi pangarap ko rin, syempre lahat naman tayo, di ba, pangarap natin mag-travel abroad, ganun, sa iba-ibang lugar. Tapos gusto ko rin ipa-travel si na mama and papa sa ibang lugar. Yun nga kasi nakapag all over the world ka na. I know as a flight attendant yun, 'di ba? Nakakapaglakwatsa ka rin ba? Kasi alam ko parang no time na rin minsan no? Sa amin, buti na lang kasi sa amin mahaba yung layovers namin sa ibang countries. So may time talaga kaming lumabas, tapos mag-picture, tutorials. Patanong mo, kilala mo ba kasi may contender kami dun na nakapasok rin sa grand finals na si Anton. Kilala mo ba siya? Oo, kilala ko siya. Magka-work kami, pero mas senior pa siya sa akin. Mas senior siya sa'yo. Ahead siya sa akin. Yeah. Mas matanda. Mas mahaba yung years na with the company. Oh. Sa family naman, pag-usapan natin sa Pilipinas sa mga punta. Kamusta naman yung family niyo?
Okay naman sila. Well, ngayon, kasama ko ngayon si yung younger brother ko. Pero yung si Mama Papa nandun lang sa Zamboanga. Tapos, yung dalawang kapatid, yung isang yung older sister ko nandun din. Parang ano siya, clinical instructor sa isang school. Tapos, yung isang sister ko nasa Qatar ngayon as parang emergency responder yung sa mga ambulance. Wow. Iwala-iwala. Ah, talaga. Galing-galing naman. Lahat sila successful. Lahat kami nurses, actually. Wow. Wow. Family of nurses. Yes, pala. So, pero anong reaction ng parents mo nung nag-iba ka ng work? Oo nga. Well, ayun. As parents, supportive naman. Supportive naman sila. Support lang sa anong gusto ng mga anak. Di, tsaka hindi madali maging flight attendant. Pero masaya din, di ba? Masaya. Pero yung iba mong bang mga kapatid, gusto din ba nilang maging nurse talaga? Or may iba din silang gustong trabaho? Hindi. Passion talaga nilang maging nurse. Nurse talaga gusto nila. Ako lang yung hindi. Ako lang yung ako lang ba? May ganun talaga minsan may unique. Ano ba yung pangarap ng parents mo para sa'yo? Well, ngayon, akong may pangarap para ikaw sa kanila. May pangarap sa gusto kanila. Ko sila bigyan ng ano, ng bahay, ng sariling bahay. Kasi growing up, wala kaming sariling bahay talaga. Nakikita lang kami sa mga ano namin relatives. Okay. So ngayon, gusto kong bigyan sila ng sariling bahay. Mm, tsaka nice. Ipa-travel sila kasi hindi pa nila naayos yung Manila. May discounts. Iba pala to si Kya. Namibigay ng bahay. Ay! Kaya may wala pa, syempre na nagsisayin nag-aano pa. Nag-ipon pa lang. Kasama niyo yung kapatid niyo dito. Pero sa Zamboanga ba? Nakaka-uwi ka ba? May pag mahaba yung offs namin, umuwi naman ako ng Zamboanga para mga once a month. Once a month. Tsaka sinabi mo na nakikitira ka lang, di ba? Mahirap ka lang. Bakit mahirap makitira sa ibang bahay? Siyempre kasi hindi mo naman talaga pag mamayari yung ano eh. Wala kang sariling place na, di ba, na gusto mo para sa pamilya mo. So ayun, mahirap talaga. Yung pagkanta mo, paano pa yan ang isisiksik sa busy schedule mo sa flight attendant? Ngayon, part ako ng choir namin sa company namin. May sariling choir kasi. So every Monday and Thursday, yun, may practices kami. Iba yung, siya. Yung choir nyo na yan, saan kayo usually nagpa-perform? Aeroplano. Hindi naman sa aeroplano. Kung pwede lang eh, no? kung may mga invites sa labas, tsaka mga, yung mga programs ng company, mga events ng company. Yung mga invites sa labas, ano to, racket nyo, or parang bayad kayo, or for the love, gano'n? For the love of singing lang. Yeah. For the love of walang bayad. Pinaka-book. Pinakamaganda na pinakabong event na nakantahan nyo. Ay, kayo, short, pinakabongga. Napapansin ko yung mga guys nag-ano. From ano yan? From Mama. Stop. Ay, naku, kasi from Stop 8, kay Vito from the heart, tatay sa kanya from the eyes. From the, di ba? Pabongga ka na doon, napigilan. Yung pinakamaganda event ko na, yun to, no? Yung anniversary ng company, yun. Kasi malaking celebration kasi yung anniversary ng company. Tapos may mga celebrities na invited. So yun, for so far. Ang bongga nga nun, maoy. Bongga yun. Bongga, as in bongga. Ang bongga nun, iba yun. Pero para nagkakatotoo na yung pagpasikat natin, Pero paano ka nga ba nahasa sa pagkanta? Ever since naman kumakanta talaga ako eh. Sa, nung ano pa lang, siguro mga, ilang taon ka pa nag-start? Kindergarten. Mga 5, 6 years old? 5 years old. Oh. Sa 6. Oh, ganun. 5, 6 years old, kumakanta na ako. Ano to yung pagkanta mo sa mga events lang or sa mga singing contest? Yung, alam mo yung pagka-December, yung may mga Christmas party, ako parati yung pabida. Yung mga kapatid mo ba kumakanta din? Yung sister ko, isa, kumakanta siya. Pero the rest hindi marunong. Yung parents mo? Si Papa marunong kumanta. Siya yung singer. Si Mama, okay lang. Ang galing naman talaga, pero ito na nga yung inaabangan na question ng lahat. Anong nag-udyok sa'yo yung sumali dito sa Tawag ng Tanghalan? Yun nga, gusto kong mag-ipon din for na para mabigyan si Mama at Papa ng sariling bahay. Well, yung family namin ng sariling bahay.